Sa dinami-dami ng usapan tungkol sa pagdadagdag ng bike lane sa ating bansa, akalain mo bang itong pandemic pa ang magpapadami nito? Bukod dyan, nag-uumpisa na ding dumami ang ating bike parking at bike repair stations. Magtataka ka pa ba kung bakit dumadami ang nagbabike to work ngayon? Napag-isipan mo na bang subukan to? Pwes, samahan niyo akong pag-usapan ang mga madalas na tanong tungkol sa bike to work. Totoo nga ba ang inaakala mo? Kapedal, ihanda mo na ang bike, puso at tuhod. Dahil sa segment na to, tutulungan kita maging everyday ang weekend mo. Good morning! So today, papakita ko sa inyo yung naging bike route ko for the last 5 years. I'll be sharing to you guys ano bang meron sa pagbabike to work. We're gonna discuss yung mga common questions and kung totoo ba yung mga parating yung naririnig about bike to work. So we're gonna check kung myth ba sila or facts. Hopefully makatulong ko sa inyo para mag-start, mag-decide kung magbabike to work kayo o hindi. Kung at one point napag-isipan nyo na ba na parang gusto nyo magbike to work, sana makatulong to. So, nasa C5 na ako ngayon. Let's get started. Okay, it's our turn, bebe. Ayun o, for example, teka ng jeep. Yan ang everyday reality pag nagko-commute tayo. Minsan sa sobrang sanay na natin sa ginagawa natin, hindi natin naisip na ang hirap din pala magantay. Dito sa area na to, sobrang traffic dito pag normal na ano situation na walang pandemic. Grabe traffic dito. Tatlo nakapila dito, may mga nakapilang tao or jeep, taxi, van. Napakaraming pumipila talaga dito. Oh, ayan ha, naka leather shoes yan. Naka pajama at long sleeves. Tandaan niya kasi mame-mention ko yan mamaya. Sa pinaka-paborito kong part ng route ko kasi meron maikling climb. Madalas dito may mga nakikipaglaro sa'yo, bike to work din, race pataas, sarap. Pero hindi tayo magagayan yan, we're gonna take our time. Pag-usapan lang natin yung mga common possible misconceptions about bike to work. Una, mahirap ba? Ayan, napakadalas tanungin yan eh. Mahirap ba? Siyempre, wala namang gusto ng mahirap. Pangalawa, kung delikado ba? Pangatlo, dugyot ba? Dugyot in a sense na kasi mapawis, mahilikabok,
daming concerns about that eh. Pangapat, kailangan mo ba ng sports attire? Yan. Kasi hindi lahat, una may pambili, hindi naman lahat gusto mag sports attire, pwedeng ganun. Panglima, nakakapayat ba ang bike to work? We're gonna answer that in this video as well. So stay tuned. Kung bago ang tambay dito and you have not subscribed yet, please hit subscribe and hit the notification button. Grabe, nakakaingal doon, taas din eh. Patok talaga, namimina. Morning walk. Muntik ma-disgrasya si tatay. Nakita niyo yun. Kalmado lang yung taxi, kaso may biglang nagbukas. Kailangan yung tansyahin kasi diretso tayo eh. Diba? Okay. So katulad nun, medyo dapat street smart din tayo. Yung mga basic ng kalsada, anticipation, kahit pa paano dapat aware tayo or mag-research tayo bago tayo mag-umpisa. Tulad nun, pag may humintong sasakyan, always anticipate na posible may magbukas. Kung tropa ka, alam mo na kung saan yan. Grabe, tagal ko rin naging tahanan yan. Dami mo na naging kaibigan. Parang ano talaga to? Time machine. Wow. Grabe. Yan labas na yan. Hindi ko mabilang kung ilang oras yung ginugol ko dyan sa pag-antay ng ano, ng mga katropa, katrabaho, para mag-meeting sa labas, kumain, mag-lunch. Ayan ang building na netquad. Inilagpasan natin. Yung susunod, pag umabante pa tayo ng onte, about 3 blocks from there, ito naman yung tinatawag naming Net Plaza. Bike to work. Tagal-tagal kong tumatambay dyan para maghintay ng bus. May schedule lang kasi yung bus dito eh. Hindi siya basta-basta rat-rat ng rat-rat. So kung na-miss mo yung bus schedule mo, you could wait up to 15 minutes on a weekend. That could possibly mean 30 minutes. Kasi onti lang bumabiyahe dahil onti lang din naman pasahero eh. Diba?
So yan, dyan ako pumapasok sa parking na yan. Pocket yan. Normally about second or third floor meron ng parking na available. Pagdating dun, diretso elevator na. This is Pepe. Siguro naman kilala niyo na ako by now. Also known as Pepeng Pedal. Yan. So what got me to start bike to work? Nag-umpisa ako sa bike to work dahil nung una gusto kong makapag-triathlon. So I needed to find a way na makabili ng bike. Isip ko bike to work. Alam niyo na, kailangan magkaroon ng konting presentation niyan kay Mrs. So, pinresent ko yan for bike to work talaga. Yun, doon ako nag-umpisa, nagustuhan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pagbabike to work ko, for at least 5 years. And that's a route from Taguig sa C5 BCDA papuntang BGC. Yan ang naging route ko araw-araw for at least 5 years. Naisip kong mag-share ng video na to kasi nakikita ko marami ng nagbabike to work, pero I think there could be more. And I think it would help kung mababawasan natin yung mga myth about sa pagbabike to work. Hopefully itong video na to makatulong sa inyo. Nahirapan ba ako nung una? Well, yes. Pero lahat naman ng bagay ganun sa una, di ba? Una, nahirapan ako convincing yung misis ko kasi yung bike na gusto ko, mas mahal dun sa ina-anticipate niya. So, kinailangan ko ng marami-raming pang-convince. Pero eventually, pumayag naman siya kasi sulit naman yung pamasahin na matitipid ko. And, although nabili yung bike, marami pa rin mga challenges like yung mabaho ka, pagdating mo sa office, di ka sanay, pawis. Tapos, nag-aalala misis mo dahil delikado eh. Hindi niya alam kung araw-araw ka ba magiging safe kasi hindi siya sanay na nakabike ka lang. Ano pa ba? Jahe rin dahil nag-elevator ako dati. So, imaginein mo, naka-cycling shorts ka, jersey, pawis ka, tapos sasabay ka sa mga naka-formal na pang-office, di ba? Ayun lang naman, doon ako nahirapan. Pero aside from that, everything else is okay naman para sa akin. Delikado nga ba? Well, ako masasabi ko lang for at least 5 years na nagbabike to work ako, never ako na aksidente. Nagkaroon man ako ng mga close call na aksidente, pero never natuloy. At kung naging delikado man, nagkaroon man ako ng close call na aksidente, hindi dahil sa mga nasa paligid ko. Dahil yun, it's either tumutok ako, sobrang tutok sa kotse, walang clearance para sa braking. Pangalawa, sobrang tuling ko, magpatakbo. Sobrang nag-enjoy ka minsan ni, nawawala ka sa disiplina mo. Tapos, isa dyan ay yung pagtitipid ng gulong. Bumili ako ng gulong na sobrang mura and na-realize ko lang na ang pangit ng desisyon ko kasi nung ginagamit ko na siya, sobrang dulas niya, lalo na pag nagpipreno ka. So yun, yung pagiging delikado ng bawat bagay nasa sayo, there's always a level of certain amount of risk, kumbaga, sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kahit nga tumatawid ka lang eh, di ba, naglalakad ka, regardless naman kung nakakotse ka, motor or bike, lahat yan may risk. So, kailangan nga ba ng special bike?
para magbike to work? Absolutely not. Sa tagal kong nagbabike, not just sa bike to work, ha? Ang dami ko nakakasabay sa kalsada na naka-jump bike, naka-BMX, mga mountain bike na refurbished. Diba? Meron pa mga Barbie na bike eh. So, talagang pag gusto may paraan. Nasa sayo yan. Hindi kailangan ng mamahaling bike. But one thing I could tell you, yung pinili ko na bike, which is worth 50,000, sulit yon. Sabi mo, Pepe, ang mahal naman nun. Oo, at first. Pero kung isipin mo, 5 years ako nagbike to work, ang pamasahe ko araw-araw, 200 pesos. Kasi nagtataksi ako balikan. And yung 200 pesos na yun, multiply mo sa bawat araw na pinasok ko sa 5 taon, naabutin niya ng 200,000. Siyempre, hindi pa kasama dun yung mga nagbike ako dahil may errands ako. Dinalaw ko yung nanay ko. Nagpunta ako sa kaibigan ko. Lahat yan, gumagastos ng pamasahe. So kung tutusin, talagang sulit na sulit yung bike. May tubo pa si misis. Ayun, so although pwede naman kahit anong bike, I would advise na invest sa pag-ipunan mo yung bike na gusto mo talaga. Para hindi ka lang kumbaga dala ng isang matibay na bike, dependable na bike. At the same time, sasakyan mo yung bike na talagang gusto mo. Yung happy. Kailangan ba talaga ng bike to work attire? Hindi. Sa pagbabike to work ko at araw-araw na experience ko, talagang ang karamihan hindi naka jersey. Mas marami pa nga yung hindi naka jersey sa hindi. And nandyan yung t-shirt, jeans, sando, chinelas. Kasi ganun yata yung Pilipino eh, di ba? Kung gusto mo talaga, may paraan, nasa sayo yan. But you can't deny yung, syempre, meron din benefits yung meron kang proper attire. Tulad ng cycling shorts, meron kang extra padding na iwasan yung sakit sa puwet. Diba? Yung jersey, pag may maayos kang pantaas, dry fit, hindi ka basta-basta na nahihirapang matanggalan ng pawis, hindi sinisipsip lahat ng shirt mo. So, may mga tulong din yan kahit papaano. And kung makakabili ka naman ng bike na medyo mahal, baka naman makabili ka rin ng bike attire na kahit pa paano makakatulong para sa convenience mo. Yan. Okay, so isa sa mga tanong ay, kailan ba fully committed ka, all in to, pag nagbike to work ka na? Siyempre hindi. Lahat naman yun nasa sariling desisyon at pagpaplano mo eh. I would recommend na start small. Pwede mong sabihin natin, umpisa na once a week or twice a week. Ayaw mo bang magbike pag umuulan? Huwag. Diba? It doesn't have to be a full commitment na isang buong work week mo ay paninindigan mo. Ayaw mo ba na mula bahay hanggang opisina yung binabike mo? That's fine. Baka nga pwede ka magbike lang hanggang papunta lang ng sabihin natin train station or sa isang mall na malapit na sa office mo. In that way, baka sakaling makalahati mo na nagbabike to work ka kahit papano, hindi ganun kalayo ka agad. So hindi biglaan. Start small. Pwede yan. Hindi kailangan biglay mo yung sarili mo na fully committed ka agad sa isang buong linggo. Mas mabilis ba mag bike to work
o mas mabilis mag-commute ka na lang or mag-personal na sasakyan. It depends eh. Pero kung masasabi ko lang sa'yo, kung nasa part ka ng Metro Manila na sobrang traffic, halimbawa na lang, EDSA, or dumadaan ka ng C5, then I could tell you right now, mas mabilis pa rin ang bike sa'yo. Kasi sobrang nakakasingit ng bike. Not only nakakasingit ang bike tulad ng motor, at the same time, may option kang mag-disengage sa bike mo. Bitbitin mo yung bike mo papunta sa sidewalk at maglakad ka habang yung mga motor naka-traffic na or naka-stop na, diba? So napakaraming option para maging mas mabilis ang bike sa'yo. Ngayon, kung masasabi mo naman na Pepe, hindi, yung mga dinadaanan ko sobrang layo, sobrang haba at maluwag kahit papaano, then siguro mas maganda nga mag-personal ka na ano, na biyahe. Pero isipin mo rin na kung makakapag-bike to work at least once a week, malaking bagay na rin yun. Siguro, di ka na mag-gym nun. Wala ka nang babayaran sa gym. Nakatipid ka pa, nakapag-exercise ka pa. At least kahit pa paano, isang araw sa isang linggo mo, naging bike to work. And who knows, baka in the future, mas gusto mo na mag-bike to work. Hindi mo rin alam yan. Just to share an experience sa inyo, no? There was this time na sabay kami ni Mrs. ng shift ng oras ng pasok. And dahil nagta-taxi siya, sabi ko, sayang naman ang effort at pamasahe, di sasabay na lang ako sa'yo sa taxi. So ginawa ko yun for 1 week. And ang na-realize ko is nakakainip pala maghintay sa loob ng taxi na traffic. Tapos dadaan ka sa napakaraming stoplight sa BGC. And simula nung na-experience ko yon, sabi ko ayoko na ulit mag-taxi. Kaya hindi na ako sumabay sa misis ko kahit nagta-taxi siya. And after nun, na-discover ko pa na talagang nauuna ako sa kanya mula BGC hanggang sa bahay namin. Dumarating siya madalas, nakabihis na ako, nakapag-ready na ako ng kung ano man yung lulutuin namin. Napakalaking bagay talaga. Mahirap ba dahil dugyot, mabaho at pawis? Oo, syempre kung di ka maglilinis ng sarili mo. Kung nasa business district ka naman like Makati, Ortigas, BGC, yung mga area na yan, napakapuno na ng buildings na sobrang magaganda yung facilities eh, na may maayos na CR. At hindi lang yun, yung iba napakaganda pa ng shower room, di ba? So the more chances of winning kapag nandiyan ka sa mga area na yan. Now I know hindi applicable yun sa lahat, sabihin nyo wala namang kaming ganyang facility, and that's fine. Pwede ka namang mag-bimpo, di ba? Sabon ka ng bimpo, punas ka. I think yung concept na dugyot pa rin pagkatapos nun is wrong. Bakit? Kasi pag uwi mo, although siguro nagbimpo ka lang, tapos tinanggal mo lahat ng pawis mo, aircon ka naman the whole day. Hindi ka naman pagpapawisan continuously, di ba? Kung nakapagbimpo ka, malinis na yan. Pag uwi mo sa bahay, pwede ka pa rin maligo araw-araw. Wala namang kaso yun eh. Diba? Kung nalalagkit ka sa pakiramdam mo, magpulbo ka. Again, maraming paraan pag gusto mo. And I know for sure hindi ka mamamaho kung talaga magpupunas ka ng maayos ng bimbo. Kung ang field of work mo naman ay nasa area na parati kang nasa labas, bilad ka, like for example construction, then definitely game on na yun, wala ka nang problemahin, di ba? Ay, ayun lang naman yung mga pwede mong i-consider dyan. Nakakapagod ba? Well, lahat naman ng bagay merong
ano eh. Para lahat ng bagay, no? Totoo naman, kahit naman ang nang gawin mo eh, merong lakas na dinidemand yan sa katawan mo. Para sa akin, sanayan lang yan. Kahit nga matulog kayo, di ba? Sobrang haba ng tulog mo minsan. Pagbangon mo, gutom ka na, or ang sakit na ng katawan mo. Lahat yan merong, ano, merong kapalit parati. Regardless kung anong gawin mo. And ang mapapangako ko sa'yo, kung ididire-diretso mo, darating yung time na parang wala na lang sa'yo to. Kasi nga sobrang sanay na ng katawan. Nakakapayat ba? sa una nakapayat. Pero lahat ng exercise kasi ganun siguro eh. Mapatakbo, mapabike. Meron tayong tinatawag na yung nagpa-plateau na. And nangyayari yun dahil nare-reach nung katawan natin yung level of fitness na kailangan para mag-perform. So kunyari, araw-araw from BCDA to BGC, nagbabike ako. One day, masasana yung katawan ko at magiging wala na lang sa kanya yung energy yung nire-require ng katawan ko. Diba? Hindi na siya napapagod. Paano pa ako magbabawas ng timbang kung hindi naman ako nahihirapan? I could tell you though, nung unang mga dalawang linggo, definitely, sobrang nangayayataw kala nila. May sakit ako, yung iba kala nag-a-addict ako. Yung nanay ko, sabi, kumain daw ako ng marami, pinapabaya ko rin sarili ko. So, sa una, posible. Pero kung masasanay ka na, then definitely kailangan mo magdagdag ng mileage kasi doon lang talaga makakahabol yung pagpayat mo sa pagdagdag mo ng mileage. Excited na ba kayo? Pag ito, di pa pala naman kayo na-inspire mag-bike to work, ewan ko na lang. Tuloy na po ako. Salamat po. Bye-bye. End of the day, pagkatapos mag-bike to work, pwede ka nang bumawi eh. Iyaw ka ng liyempo, bili ka ng coke. Uy, sarap, di ba? Guilt-free kahit pa paano, nabawasan yung coke.